ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamaho, mga buksi. Yo mga idol, kamusta? Sa nilabas nga po na video ng Blow by Blow, nagbigay po ng mensahe ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, sa magiting natin na mandirigman na si Kinit Igano, kung saan pumanaw ito kamakailan lang dahil sa pagdurugo ng kanyang utak. At ayon kay Pacman dito mga idol, sumasaludo daw siya sa katapangan na pinakita ni Kinit Igano sa bakbakan para maging future champion sana ng ating bansa at sa gayon para masuportahan nito ang kanyang pamilya. Subalit nalulungkot man daw tayo ngayon sa malagim na pagkawalan ni Kinit Igano, pero lahat daw ito may purpose ang Panginoon para sa kanya. Patuloy pa rin daw si Pacquiao sa pagsuporta sa ating mga boksingero para makapagdala ng karangalan sa ating bansa sa Pilipinas. At para naman sa atin mga idol, sana po magsilbing aral ang pagkawalan ni Kinit Igano at bigyan talaga natin ng malaking respeto ang lahat ng mga boxer, sikat man o hindi, dahil ginagawa talaga nila ang lahat at handa sila itaya ang kanilang buhay para makapagbigay sila ng magandang laban at mapasaya tayo lahat ng mga boxing fans. Samantala, sa kaarawan kahapon ng isa sa mga pambato natin sa Super Bantamweight Division na si Carl James Martin, ginulat po ni General Casimero ang mga Pinoy fans kung saan binati nito si Wonderboy ng happy birthday. At sa mensahe ni Cuadro Alas mga idol, naniniwala siya na balang araw maging kampiyon din itong si Wonderboy at darating daw ang time na siya naman daw magdadala ng ating bandila sa larangan ng boxing sports. Pero wag daw masyadong magtiwala si Martin sa mga taong nakapaligid sa kanya mga idol, dahil ito daw ang sumira kay Casimero kung agad naman po nagpasalamat si Wonderboy kay Alas at nagbigay rin ito ng respeto sa 3 Division World Champion Angas ng Pinas. At dahil sa magandang mensahe ng dalawang Pinoy pride natin mga idol sa isa't isa, nagpapahiwatig lamang ito na walang bad blood sa pagitan ni Cuadro Alas at Martin. At kahit anuman ang isyo ang lumalabas sa social media mga idol, mananatili pa rin sila na magkaibigan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po mag-withdraw sa laban ang super lightweight contender na si Liam Paro sa bakbakan nito kontra kay Regis Progray para sa WBC title fight dahil nagtamo ito ng injury sa kalagitnaan ng training. E nag-angas kaagad po si Progray mga idol sa next in line nito na contender na si Arnold Barbosa Jr., ang isa sa mga solid na contender sa division. Ayon kay Progray mga idol, puro daw trash talk si Barbosa sa social media. Ngayon time na para labanan siya. Titingnan daw ni Progray kung may angas daw talaga si Barbosa na kumasa sa kanya sa laban. And you know, we gonna see if he take the fight or not. I know for a long time he been calling me out. He say he want the fight, so now is his shot. I know some people said that if it's the right opportunity or not. Well, listen, if you believe you can win and you fight for the WBC belt, there's no such thing as not the right opportunity. So let's see if he gonna take the fight. I'm calling you all right now, Arnold Barbosa. You got a chance to fight for the belt, and you be calling me out. So, let's see if you're gonna actually take the fight.